Ang isang buhay ng pagpapala at kaligayahan ay hindi tungkol sa pagpapala o kaligayahan, kundi tungkol sa buhay. Buhay ang tunay na pinag-uusapan. Ano ba ang buhay? Tumutukoy ang buhay sa pag-iral ng tao. Kapag ipinanganak ang isang tao, doon nagsisimula ang kanyang pag-iral. Sa mga unang taon, ang alam lang niya ay kumain at uminom, wala nang iba pa kundi maglaro lang at magsaya. Sa paglaki niya, tumataas ang panlasa niya sa kasiyahan, ngunit unti-unting nawawala ang kulay ng saya. Mula kasi sa daycare, dumarating ang mga hinihingi ng guro, ekspektasyon ng magulang, at lahat ng pressure sa mga klase nang walang hinto na parang alon. Pagdating ng elementarya, nagpapakahirap siyang makakuha ng pinakamataas na marka para makapasok sa pinakamahusay na high school. Pagkatapos ng high school, kasunod naman ang kolehiyo. Kahit matapos makapasok sa kolehiyo, kailangan pa rin niya maghirap ng 4 pang taon o higit pa. May ilang kabataan na nakarinig ng ebanghelyo, nanampalataya kay Jesus, at naligtas bago magtapos ng kolehiyo. Mula sa oras na iyon, nagsimula sa kanila ang isang walang kasing halagang pagpapala. Bago matanggap ang Panginoon, tayo ay hungkag sa loob. Pagkatapos natin matanggap ang Panginoong Jesus, napunuan ang ating mga panloob na bahagi. Ito ang kahulugan ng pag-iral ng tao. Nabubuhay ang Diyos sa loob natin na siyang tunay nating pagpapala, ang tunay nating kaligayahan. Kapag nagsisimula ang kabataan ng kanyang buhay, hindi niya pa marahil nadarama ang kawalang kabuluhan. Mula sa araw ng pagtatapos, pagkatamo sa mga material na ari-arian, pag-abot sa isang antas ng lipunan, matatanton niya na talagang walang kabuluhan pala ang lahat ng bagay, gaya ng sinasabi sa Biblia, kawalang kabuluhan ng kawalang kabuluhan, walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Sa panahon ngayon, kapag may bachelor degree, kahit paano ay may aasamin siya. Pakatandaan mo, ang pinaka-aasam mo ay hindi kasikatan o pera, kundi ang Panginoon mismo. Hindi ka magiging isang tao ng pagpapala at kaligayahan kung hindi mo siya papapasukin sa loob mo. Kapag ginawa mo ito, matatanggap mo si Kristo na siyang nagiging buhay sa loob mo. Maaari kang manalangin ng ganito. O Panginoong Jesus, salamat dahil nakilala kita. Binabago mo ang buhay ko na puno ng kabigatan at pagdurusa tungo sa buhay ng pagpapala at kaligayahan. Panginoong Jesus, buksan mo ang aking mga mata para makita kong hindi salapi o kasikatan ang aking kailangan. Sa pagtanggap lamang sa iyo, nagiging pagpapala at kaligayahan ang aking buhay. O Panginoong Jesus, ayaw ko na ng pagdurusa. Gusto kitang matanggap bilang tunay na pagpapala at kaligayahan.